Angelo, Ginang Fatima F. Nugit. Sasamahan at gagabayan ka sa most essential learning competency na natutukoy ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihang loob ng kapwa at mga paraan na nagpapakita ng pasasalamat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen, mga bata, ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 227 hanggang 251. Uulitin ko, maaaring buksan ito sa pahina 227 hanggang 251. Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay ang kahulugan ng pasasalamat at ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihan ng kapwa. Inuulit ko, ang ating tatalakayin ay ang kahulugan ng pasasalamat at ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihan ng kapwa. Mula sa pagkabata, ay naituro na sa atin ng ating mga magulang kung paano ang pagsabi ng salamat. Halimbawa, sa mga taong nakagawa sa atin ng kabutihan. Noong kayo ay bata pa, kapag kayo ay inubitan ng candy o sinabihan kayo na ang cute-cute nyo, agad sasabihin ni nanay, anak, magpasalamat ka. Napakasarap kasi sa tao na makarinig ng salitang salamat, lalo na kung ito ay nagmula sa taong ginawa ng kabutihan at hindi naghihintay ng kapalit na material o pinansyal. Ngunit, sapat na paraan para sabihan ng salamat. Ang pagkakaroon ng saloobing mapagpasalamat ay nakatutulong upang matuto tayong magpahalaga at makontento sa mga bagay na mayroon tayo. Ang pagiging kontento ay tanda ng taong masaya at puno ng biyaya. Ano nga ba ang pasasalamat? Ang pasasalamat ay gawin ng taong mapagpasalamat. Ito ay ang pagiging handa sa pagpapamalas ng pagpapahalaga sa taong gumawa sa atin ng kabutihang loob. Ito rin ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumawa sa atin ng kabutihan. Ang pasasalamat ay pagpapakita ng pagpapahalaga na tumutulong sa atin at nagpapakumbaba dahil kinikilala natin ang pagpapakita ng kabaitan, paglilingkod o pagmamalasakit ng iba na nagpapasigla at nagpapalakas sa atin. Mahalaga na isabuhay ang pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ang pasasalamat sa salitang Ingles ay gratitude, na kung saan ang salitang ito ay nagmula sa tatlong Latin na salita. Nakikita ba ninyo ang screen ngayon? Ang tatlong salitang Latin. Ang tatlong salitang ito ay ang gratus, gratia, at gratis. Ang tatlong salitang ito ay ang gratus, gratia, at gratis. Ano nga ba ang kahulugan ng mga salitang ito? Ang gratus ay nangangahulugan ng nakalulugod. Inuulit ko, ang gratus ay nakalulugod.
nakalulugod sapagkat masaya sa pakiramdam kapag alam mong pinahahalagahan ng isang tao ang ginawang kabutihan sa kanya. Ang gratia naman ay nangangahulugan ng pagtatangi o kabutihan. Ang pagtatangi o kabutihan ay gratia. Ang pagpapasalamat ay ang pagbabalik ng kabutihan sa taong gumawa o nagpakita ng kabutihan o pagtulong sa atin. At ang ating salitang gratis naman ay nangangahulugan ng libre o walang bayad. Libre o walang bayad ang salitang gratis. Libre sapagkat kapag tumulong ka, huwag kang umasa na susuklian din ng iyong ginawa o maghihintay ng kapalit. Natalakay na natin ang kahulugan ng pasasalamat. Ngayon, tatalakayin naman natin kung ano-ano nga ba ang mga biyayang ating natatanggap na dapat nating ipagpasalamat. Ano-ano nga ba ang mga biyayang ito? Maraming biyaya ang dapat nating ipagpasalamat. Una narito ay ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ikalawa ay ang pag-aaruga at pagmamahal sa atin ng ating pamilya. Ikatlo, ang tulong na mapaunlad ang sarili mula sa mga kaibigan. Ikaapat ay ang talino at mga talentong taglay natin o taglay ng bawat isa. Ikalima, ang oras at pagkakataon na makatulong o makagawa ng kabutihan sa kapwa. Ikaanim ay ang mga naiturong kaalaman sa atin ng ating mga guro. Ikapito, ang kalusugan at kaligtasan. Ikawalo ay ang lahat pa ng mga biyaya at pagpapalang natatanggap o matatanggap araw-araw. Isa-isahin natin ang mga biyayang dapat na ipinagpapasalamat. Una narito, ang buhay na mayroon tayo. Our life. Ayon sa isinagawang survey sa mga kabataan, pangatlo sa kanilang ipinagpapasalamat ay ang buhay bilang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Kaya nga, sa bawat araw-araw na lumilipas, huwag kakalimutang ipagpasalamat ito sa Diyos, ang buhay na taglay natin. Hindi tayo pinapabayaan na mapahamak. Bilang sukli, pakahalagan natin ito. Huwag hayaang mawala ng saysay ang buhay na kaloob sa atin. Siguraduhin sa bawat araw na lumipas ay naging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang ating buhay. Ikalawa ay ang pag-aaruga at pagmamahal sa atin ng ating pamilya. Sa pamilya, unang natututunan ang lahat ng mga pangunahing dapat matutunan ng isang indibidwal. Sa pamilya natin naranasan o nararanasan ang walang hanggang pag-aaruga at pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Walang kapantay ang pagmamahal, pag-aaruga at pagmamalasakit ng ating pamilya sa atin, lalong-lalo na ng ating mga magulang. Kaya naman, lubos dapat ang gawing pasasalamat sa kanila. Gawin ang lahat upang masuklian ang kanilang sakripisyo. Susunod ay ang tulong na mapaunlad ang sarili mula sa mga kaibigan.
Isa sa malawak na nasasakop ng tinatawag na kapwa ay ang ating mga kaibigan. Ang mga kaibigan ay ang mga taong pumapangalawa sa ating pamilya, nakasama natin sa hirap at ginhawa. Sila ang mga taong pwedeng makasama na hindi kailangang itago ang tunay na pagkatao at mga nararamdaman. Sila ang mga taong maaasahan, masasandalan o takbuhan. Bilang tugon, marapat na ibigay ang ating pasasalamat sa kanila, sapagkat ang mga kaibigan ang isa sa mga makakatulong upang mapaunlad ang ating pagkatao. Kaibigan ang madalas na malaking impluwensya sa ating sarili. Sa kabilang banda, siguraduhin na ang mahahanap na kaibigan ay isang mabuti at tunay na kaibigan. Good influencer, ika nga. Ika-apat, ang talino at mga talentong taglay ng bawat isa. Bagamat magkakaiba-iba man ang talino at talentong taglay ng bawat isa, marapat lamang na ating ipagpasalamat ang mga ito. Gaya ng ating sinabi, ang lahat ng tao ay pinagkalooban ng Panginoon ng talino at talento. Kasama rin sa pinagkaloob na ito ang pagbibigay ng pagkakataon sa atin ng Diyos na paunlarin ang ating talino at talento. Ang ating mga talino at talento bilang biyayang mula sa Diyos ay magagamit sa kapaki-pakinabang na pamamaraanan. Sa pamamagitan ng angkop na paggamit ito ay makakatulong ang bawat isa na mapabilis ang kaunlaran at kapayapaan sa tahanan, pamayanan at daigdig. Ang susunod na biyayang ating dapat na ipinagpapasalamat ay ang oras at pagkakataon na makatulong at makagawa ng kabutihan sa kapwa. Alalahaning minsan lang mabuhay ang tao sa daigdig. Kaya, huwag palalampasin ang oras o araw na di katumutuklas ng mga kabutihan para sa kapwa. Gumawa ng kabutihan kahit ito'y sa mumunting paraan lamang. Sapagkat kapag lumipas na ang oras, di na ito muling maibabalik. Gugulin ito ng naaayon sa tama at mabuti. Ang gumawa ng kabutihan sa kapwa, sabi nga, ang mga kamay na laging nagbibigay ay laging tumatanggap ng maraming pagpapala. Ang ika-anim ay ang naiturong kaalaman ng ating mga guro. Kung ano tayo ngayon ay utang natin sa ating mga guro. Guro ang siyang nagtiyaga na turuan kang magbasa, magsulat, at magbilang. Guro na walang hangad kung di maihanda ka sa iyong kinabukasan. Ang mga bagay na inaakala na hindi mo kayang manamnam. Marapat lamang ang salitang salamat. Maraming salamat para sa kanila. Hindi naman naghahangad ang mga guro ng mga material na bagay bilang pasasalamat. Ang makita ka lamang na kanilang mga mag-aaral na naging matagumpay sa buhay ay lubos na ang kanilang kaligayahan nararamdaman. Tanda na iyon ng pasasalamat. Ikapito, ang kalusugan at kaligtasan. Isa ito sa mga biyayang dapat nating ipinagpapasalamat. Sapagkat
sa kabila ng nararanasan natin sa kasalukuyan na maraming mga pagsubok, karamdaman, pandemya, ay andito pa rin tayo, malusog at ligtas. Dapat nating ipagpasalamat ang ating kalusugan at kaligtasan sapagkat kung hindi natin taglay ang mga ito, ay hindi tayo makakakilos. Hindi natin magagampanan ng maayos ang mga responsibilidad na nakaatang sa atin. Laging ipagpasalamat ang iyong kalusugan at kaligtasan. Ikawalo ay ang lahat pa ng mga biyaya at pagpapalang natatanggap o matatanggap natin sa araw-araw. Araw-araw, maraming mga biyaya ang ating natatanggap. Iba-iba man ito ng kaparaanan, malaki man o maliit. Matuto sana tayong magpasalamat at maging kontento sa anumang biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating kapwa at higit sa lahat ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat wala ang mga ito kung hindi dahil sa Kanya. Siya ang mailalang ng lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan. Naiintindihan ba? Ngayon, uulitin ko ang mga bagay at biyaya na ating dapat ipinagpapasalamat. Una, ang buhay. Pangalawa ay ang ating mga pamilya, ang pag-aaruga at pagmamahal nila sa atin. Ikatlo ay ang tulong na mapaunlad ang sarili mula sa mga kaibigan. Ikaapat, ang talino at mga talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ikalima, ang oras at pagkakataon na makapaglingkod at makatulong sa ibang tao. Ika-anim, ang kaalaman o turo na nagmumula sa ating mga guro. Ika-pito, ang kalusugan at kaligtasan. At ang ika-walo ay ang lahat pa ng mga biyaya at pagpapalang natatanggap araw-araw. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, tandaan lagi na sa mga biyayang nakakamit, laging isaisip ang magbahagi sa kapwang nangangailangan. Uulitin ko, una, tandaan lagi ang mga biyayang nakakamit, laging isaisip ang magbahagi sa kapwang nangangailangan. Ikalawa, matutong magpasalamat sa mga pagpapalang natatanggap mula sa Diyos at sa ating kapwa. Ikatlo, laging isa puso at isa buhay ang pagpapasalamat. Ngayon, mayroon akong iiwang maikling tula na hinango sa isang lakbay diwa. Ito ay pinamagatang, "In everything, we give thanks." In everything, we give thanks. Fear not the raging storm. God moves in a mysterious way, His wonders to perform. In everything, give thanks. Whatever be the test, for in God's providence, He sends us what is best. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang
patungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Isulat lamang ninyo ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Handa na ba? Para sa unang bilang, pasalamatan lamang ang mga taong may malaking naitutulong sa atin. Pasalamatan lamang ang mga taong may malaking naitutulong sa atin. Ano ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay tama. Ikalawa, sa lahat ng mga biyayang natatanggap, matutong magbahagi sa iba. Sa lahat ng mga biyayang natatanggap, matutong magbahagi sa iba. Ano ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay tama. Ang ikatlo, ang pasasalamat ay ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumawa ng kabutihan. Ang pangatlo, ang pasasalamat ay ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumawa ng kabutihan. Ang tamang sagot, tama. Ika-apat, matutong makontento sa anumang biyayang ipinagkaloob sa atin ng kapwa. Matutong makontento sa ipinagkaloob sa atin ng kapwa. Ang sagot, tama. Ang ikalima, ang pagpapasalamat ay gawi ng isang taong hindi nagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay gawi ng isang taong hindi nagpapasalamat. Ang kasagutan ay mali. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo na ang mga mag-aaral sa buhay ay inyong natututunan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Walo, Ginang Fatima F. Nugid, kasama ang manunulat ng script, Ginang Evelyn A. Ramos, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!